Buwan ng Abril taong 2003, kasalukuyang nililitis ang lalaking si Leonard Fraser. Siya ay akusado sa pagkawala ng 14 na taong gulang na babae na si Natasha Ryan. Siya rin ang pinaghihinala ang responsable sa pagpanaw ng dalaga. Habang nililitis ay may inanunsyong balita ang isang prosecutor. Ikinagimbal ito ng lahat ng tao na nasa silid na iyon. Anong balita na kanilang narinig? Bagong lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Buwan ng Agosto taong 1998 sa Rockhampton, Queensland ng bansang Australia, hinatid ng kanyang ina ang nooy 14 na taong si Natasha Ryan sa paaralan. Di alam ng kanyang ina na ito na marahil ang huling pagkakataon na masisilayan niya ang kanyang anak. Nang araw na yun ay di na umuwi ng bahay si Natasha. Di na bago para sa mga magulang ni Natasha ang gantong pangyayari. Tila pasaway ang kanilang anak. Dati na siyang nasuspinde sa paaralan, sumubok ng pinagbabawal na gamot, at may pagkakataon na rin na pinagtangkaan niya ang sariling buhay. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na di umuwi si Natasha. Isang buwan bago ang pagkawala, naglayas si Natasha sa tulong ng kasintahan na si Scott Black. Matapos ang 2 araw ng paghahanap ay natagpuan siya ng mga otoridad at pinagmulta si Scott dahil sa pagsisinungaling sa otoridad na di niya alam ang kinaruroonan ng dalaga. Ayon kay Scott, tinulungan lamang niya si Natasha upang di na sumagi sa isip nito ang pagtatangka sa kanyang buhay. Subalit sa pagkakataong ito ay di na natagpuan si Natasha. Wala si Natasha sa puder ng kasintahan. Wala ring maibigay na impormasyon ng kanyang mga kaibigan. Maraming sibilyan ang tumulong sa mga otoridad upang hanapin si Natasha. Nang mga panahong yun ay sunod-sunod ang pagkawala ng ilang mga babae. Ang pagkawala nila ay hinihinalang kagagawa ng isang nagngangalang Leonard Fraser. Pinaniniwalaan ring binawian ng buhay ang mga babae sa kamay ni Leonard. Kinalaunan ay itinigil na rin ang paghahanap kay Natasha. Masakit man ay tinanggap ng kanyang mga magulang at kaanak na siya ay pumanaw na. Nagluksa ang buong pamilya. Sino ba si Leonard Fraser? Bago mangyari ang pagkawala ng ilang mga babae sa lugar, si Leonard ay nakakulong ng halos 20 taon sa salang pang-aabuso sa mga kababaihan. Matapos ang halos 20 dekadang pagbabayad sa kanyang kasalanan, nakalaya na rin si Leonard. Matapos lumaya ay sunod-sunod na ang masasamang pangyayari sa ilang mga babae sa kanilang lugar. Kaya naman nahaharap na naman siya sa kaso na may kinalaman sa pagkawala at pagpanaw ng 5 mga babae, kabilang na si Natasha. Mayroon rin mga testigo ang nagsabing nakita nilang magkasama si Leonard at Natasha bago mawala ang dalaga. Sa huli ay inamin ni Leonard ang lahat ng paratang sa kanya patungkol sa 5 mga babae. Sumailalim siya sa paglilitis. Noong 11 ng Abril taong 2003, habang nililitis si Leonard sa kanyang kaso kay Natasha, naantala sila nang i-anunsyo ng prosecutor na hindi guilty si Leonard sa pagpanaw ni Natasha. Ikinagulat ito ng lahat. Halos himatayin ang ama ni Natasha. Bago ang paglilitis, nakatanggap ang mga otoridad ng isang misteryosong sulat na naglalaman ng mensahe na si Natasha ay buhay pa at mabuti ang kalagayan. Sa sulat ay may nakalagay na numero. Natukoy ng kinauukulan ng bahay sa pamamagitan ng pag-track ng lokasyon ng numero na nasa misteryosong sulat. Ang lokasyon ay isang bahay sa Rockhampton. Pinasok ng mga kinauukulan ng bahay at natagpuan nila ang kasintahan ni Natasha na si Scott Black. Sa isang aparador sa bahay ay natagpuan naman nila si Natasha. Buhay na buhay at walang kahit anong bakas ng paghihirap o karamdaman. Inamin nilang lumaya si Natasha at nagdesisyon na manirahan kasama ang kasintahan. Tumira sila sa isang beach house. Ngunit kinalaunan ay bumalik din sa Rockhampton dahil sa hanap buhay ni Scott. Ayon kay Natasha,
nagtatago siya sa aparador sa tuwing may dadating na bisita. Sinasara nila ang lahat ng kurtina ng bahay para walang makaaninag sa kanya. Ayon pa sa kanya ay kapag nais niyang lumabas ay dinadala siya ni Scott sa tabing dagat o kaya naman ay pinapasyal siya sa paligid. Subalit nagagawa lang nila ito kapag madaling araw. Dumalo si Natasha sa paglilitis ni Leonard upang magbigay ng pahayag na di totoong sinasabi ng mga saksi na nakita silang magkasama bago ang kanyang pagkawala. Ayon sa kanya ay di niya kilala o nakasama ang akusado. Dahil sa kanilang pagsisinungaling ay nasintensyan si Scott ng 3 taong pagkakabilanggo. Si Natasha naman ay pinagmumulta ng 1,000 dolyar bukod pa ang halaga ng nagastos sa investigasyon sa kanyang pagkawala. Nakalaya si Scott matapos lamang ang 1 taon. Kinasalang magkasintahan at nabuhay sila bilang pamilya. Sa ngayon ay mayroon na silang mga anak. Kung happy ending ang lahat para kay Natasha at Scott, ay balik kulungan naman si Leonard dahil napatunayan na siya nga ang may kagagawan sa pagpanaw ng 3 pang mga babae. Di na muli siyang nakalaya pa hanggang sa bawian ng buhay noong 2007 dahil sa atake sa puso. Sana'y naibigan niyo ang aking kwento. Muli ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated ka sa aking mga videos.